Good day mga idol! Welcome to Jega Fighter Breeder! Okay, so ngayon, ibabahagi natin mga idol yung regarding sa 14 days conditioning. Pero syempre, bago natin simulan, kailangan iklaro muna natin dumaan na dapat sa training yung manok mo na pre-con na siya. Okay, although sabihin natin yung manok na ipapasok mo dito at i-condition mo, at ilalaban mo, talagang may pagka-super din, magaling din, may potential din. Pero kailangan pa rin yung mental, yung physical, yung manok, na-experience na yan yung mga bagay na gagawin mo sa oras ng laban. Yung mga bagay na mangyayari sa kanya, kailan naranasan niya para hindi lahat bago. Okay, kasi napakadaling ma-stress ng manok. Yun ang delikado at iingatan natin. Kailangan napurga muna siya bago tayo pumasok dito para less stress na rin. Okay, kailangan na ilagay mo na sa kahon kasi may experience niya yun doon sa laban. Kailangan na experience niya yun. Nakalagay na sa kahon, na ibiyahe mo na rin. Kailangan na isakto na natin yung katawan niya. Wala nang excess na taba, wala nang sapola, hindi na kulang yung katawan niya. Okay, kailangan bulto, kailangan sakto, kailangan macho na siya bago tayo papasok dito sa 14 days conditioning. Kasi, take note, pabilisan pumatay, palakasan, paramihan ng power sa energy, oxygen level. So, alam naman natin, okay? So, simulan na natin mga idol. Day 1 tayo, kailangan presko yung manok. Yun ang pinaka the best kasi kukondisyon natin siya para lahat ng gusto natin gawin sa kanya ay tatalab at papasok. Okay, presko yung manok, ligo. Pagdating ng hapon, turukan na natin. Ang gagamitin natin dito na panturok mga idol is Complexor 3000 mix ng Hyper B12, total of 0.7 cc, or yung tinatawag na Bexan XP mix sa Hyper B12. So total of 0.7 cc, mix sila 50-50. Mamili kayo kung ano yung available, Complexor or Bexan ang imimix sa Hyper B12. Okay, since tinurukan natin yung manok mga idol, syempre stress yun kasi masakit yung tusok, yung pagsaksak natin ng gamot. Bawiin mo kaagad. Okay, bigay ka kaagad ng B-pollen or B50 para recover kaagad siya. Okay, so yun ang gagawin natin. So bibigyan natin dito araw-araw ng exercise para talagang agresibo, alert, gising na gising lagi at masanay. Kaskas, kahig, running pen, flying pen, kahit mga tigdan 5 minuto lang. Okay, bibigyan natin siya ng galaw. Okay, kasi may gamot naman siyang binibigyan na B50. So hindi yan delikado. Okay, at take note, nagbigay naman tayo ng B-complex, nagbigay naman tayo ng gamot, ng turok. Okay, so okay yan, kaysa yung stagnant, yung walang ginagawa. Okay, tapos bigyan natin ng day 3 or Nistat para meron siyang shield, meron siyang protection, pang prevent sa kung pag ginagat siya ng lamok, kasi hindi maiwasan yan. Pero kung maiwasan at kaya niyong ingatan na zero siya makagat, pwede niyong skip yung gamot na yan. Okay, day 4, umaga, patak tayo ng 7 drops of reload. Kasi i-spar natin yung ating inihahanda. Okay? So 3 buckle, maximum of 4 siguro. Tumama hindi, okay na. Kasi syempre alam naman na natin yung kilos ng manok, yung fighting style ng manok. Okay, kasi dun sa pre-con is binigyan natin siya ng iba't ibang uri ng fighting style. Binigyan natin siya ng iba't ibang edad na nakalaban para mabilis mag-adjust. Kasi yun ang sikreto, kailangan mabilis mag-adjust. Kasi yan ang pinaka the best, mas mabilis mag-adjust ang manok. Mas nauuna siyang maka-atake, mas nauuna siyang umilag, may nagagawa niyang mag-cutting, mag-follow up, sigurado, kalkulado, at hindi yung totally tira ng tira, banat ng banat, kasi pag naiinip yan, doon nahuhuli. Okay? Then, after ng spar, kailangan bibigyan natin ng recharge tablet. Yan, isang uri ng gamot na nire-repair yung mga wear and tear na nangyari doon sa internal na manok na hindi natin nakikita. Kala mo okay. Okay? So, mas maganda na yung sigurado tayo. Kasi, pagandahan ng conditioning eh. Palakasan ng manok. So, kailangan gagawin natin itong mga ganito. Then, day 5. Okay? So, bibigyan natin siya ng more power. Kukunin natin yan sa Bolt Flix KQ. Okay? So, bibigyan nyo pa rin siya ng exercise na natural pa rin. Okay, yung running, yung paglipad, fly,
flying crane o kaya magkaskas. Mamimili kayo dyan mga idol kung saan kayo mas komportable. Kailangan basta lagi siyang araw-araw aktibo. Okay? Para mas ano, nag-i-excel na ilalabas niya yung kilos niya. And then, day 6, bibigyan natin ng kombinasyon ng Promotor 43. Okay, kaya ayan, tinawag na 43 mga idol. 43 na suplemento ang papasok sa katawan ng ating manok na talagang mas lalo magiging solid, mas malakas. Bigyan nyo pa rin yan ng exercise mga idol, halos araw-araw. Okay, kasi tig 5 minuto lang naman yan para at least talagang ano, mas energy talaga siya, mas nakakagalaw, mas okay talaga kaysa stagnant na kinukulong. Okay, kasi pag kinukulong possible pwedeng lalong tumaba o pwedeng pumayat yung muscle niya kasi walang galaw. Okay, then day 7, so bibigyan nyo ng exercise pa rin, B50 tayo mga idol, kaskas sa umaga. Okay, tas tanghali bigyan mo ng konting ejercicio pa rin, kahig-kahig mo. Okay, o kaya naman sa hapon flying pin mo. Okay, then day 8, okay, so bibigyan natin ng Bitmin Pro capsule. So pagalawin nyo pa rin yung manok nyo. Then idol, ito yung tinatawag na protein loading ang patoka day 1 to 7. Okay, wag nyo kakalimutan mga idol ha, laging ang patoka may halong Bitmin Pro powder at ang inumin daily meron siyang mix ng Bitmin Pro yung iniinom. So ngayon day 9 tayo. Okay, magka-carbo loading naman tayo. Carbo loading. Okay, kasi more power na yung ibibigay natin sa kanya dahil ito na nga yung talagang malapit na sa ano, malapit ang kondisyon niya. Okay, sa gagawin natin. Ngayon, day 10, okay, turok. Okay, huwag niyong kakalimutan idol, ang pinaka the best na pagturok 5 days before the fight para yung natusok ay makarecover na siya pagdating sa oras ng laban. Wala nang kirot, wala nang hapdi, wala nang sakit doon sa mismong naturukan at kumalat na yung gamot na itinurok natin totally sa loob ng kanyang katawan. Okay? So, 5 days before the fight, turok tayo ng ganun pa rin gamot. Okay? Mamimili kayo kung Bexan or Complexor ang iahalo sa Hyper B12 na nabibili sa Mercury. Total of 0.5 na lang. Okay? So, huwag kayong malilito mga idol ha. 50-50 sila. Hati. Okay? 0.5cc. Then, day 11, as standard procedure natin mga idol, alisin mo yung pagka-stress ng manok gamit ang B50 or B-pollen. Okay? Stress booster yan na gamot mga idol. And then, day 12, 13, 14, keeping. Okay? 3 days keeping. Ibig sabihin yan mga idol, sa gabi siya kinikeeping. Kailangan sa kubo o sa parang bahay, okay, nandun sa loob yung kulungan, kailangan may kulambo yung kulungan, kasi ikikip mo siya. Manggagawin ng manok, matutulog, at walang ka-stress-stress. Walang mang-iistorbo sa kanyang lamok para siya ipuyatin. Okay? So ikikip mo siya. Pero take note mga idol, sa umaga meron siyang exercise na gagawin pa rin. Meron siyang galaw na gagawin pa rin. Kasi lagi niyong tandaan, pag ang manok kiniping mo ng 3 days totally at hindi na yan masyado gumagalaw, wala na exercise, pwedeng lumobo, tumaba, magbago ang timbang, magbabago ang laro, or pwedeng mangyay at lumitang muscle. So i-maintain nyo na nakakagalaw siya within that day. Okay, so ang ibibigay natin sa day 12, Boltflix KQ, para mag-booster yung ibinigay natin sa day 5 na Boltflix KQ. Okay, then sa day 13, para mag-booster ulit yung Promotor doon, dito magbibigay ulit tayo ng Promotor 43 pa rin. Okay, day 14, ito na yung pinakamahalaga, pointing. So mayroon na akong videos mga idol kung ano yung pointing, hanapin nyo na lang po dyan. Ngayon, kailangan dito kayo mag-focus talaga. Ang ibig sabihin ng pointing mga idol ay saktong-sakto sa oras ng laban na talagang mag-point siya, mag-peak, lumabas siya yung ibinigay mong gamot. Okay? Pwede kayo gumamit dyan ng Abitron, pwede kayong gumamit dyan mga idol ng Dragon Driver. Okay? Papatakan nyo siya before the fight, 30 minutes. Okay, tapos gagamit kayo dyan ng mga pang-point na saging, apple, or
kanin, yung mga madaling matunaw para empty yung butche, tapos yung kanyang balun-balunan para talagang okay na okay. Okay? So iiwasan nyo dyan mga idol na mag early point. Wala na yan, napakahirap na. Sayang na yung precon mo, sayang na yung training mo, sayang na yung ginawa natin na 14 days conditioning. Pag nag early point yung ating hinihahanda, ganun din pag nag late pointing. Kailangan sakto, kaya nga tinawag na pointing. Kasi yun yung time na mag-pick yung binigay mo lahat na gamot. Okay? So hanapin yung mga idol yung video ko regarding sa pointing. Nandyan lang po yan sa baba para makuha nyo yung final at pinaka-eksakto. Okay? So maraming salamat. Hanggang sa susunod. Abangan nyo po mga idol yung 7 days conditioning naman na gagawin natin.